ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin. Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Luda Los Reyes, ang inyong kaibigan dito sa Tinig ng Pag-asa. Magsama-sama po tayong muli sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa ating tahanan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Bago po tayo magsimula, nais ko pong batiin ang ating mga manonood sa ating Facebook page. Sina Sister Gilda Galato, good morning po sa inyo. Gonzaga Teresa, Soledad Sampayan, Miriam Pinheiro Israel, Mylene Fernandez, and Eddie Villar. Good morning po sa inyong lahat and nawa po kayo marami natututunan dito sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Bago po tayo ulit magpatuloy, nais ko pong ibahagi ang isang verse mula sa Ecclesiastes 3 verse 11. Favorite verse ko po ito. Ang sabi dito, He has made everything beautiful in its time. Ayan, trust the process. Trust God's timing po sa mga gusto natin sa buhay. Patuloy po tayo. Kami po'y namimigay pa rin ng mga aklat at aralin sa Biblia. Kaya naman kung nais yung pong makakuha, maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. Ulit ko po, 0917-1742-777. O kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating toll-free number, dahil lamang po ang 1-800-132-20196. At para naman po sa ating Facebook page, magtungo lamang po sa facebook.com/awrlozonphilippines o magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Kung nagnanais naman po kayo makakuha ng ating readily available the Bible Study Guide, maaari po kayo magtungo sa bibleschools.com/Central Luzon. Sa buhay pamilya, makakasama pa rin po natin si Tita Deng sa pagtalakay sa paksang great men, great parents / teachers. Tayo po ay nasa ikatlong bahagi na nitong ating paksang sinimulang ito. At sa pag-aaral naman po ng salita ng Diyos, pangunahan pa rin po tayo ni Pastor Romeo Mangiliman sa pagtalakay sa paksang The Grace of Giving. Ibigay po natin ang panahon kay Ma'am Deng para sa bahaging buhay pamilya. Masayang araw sa iyo, kaibigan. Ito naman si Tita Deng. Patuloy tayong mag-aaral kung paano tayo na mga magulang ay maging mga mahuhusay na tagapagturo sa ating mga anak. Ano po? Great men, great parents / teachers. Yan. Ang sabi sa Growing a Happy Home ni Ellen G. White, ano po? Every child brought into the world is the property of Jesus Christ and should be educated by precept and example to love and obey God. Gusto ko po yon. Yung may dalawa lang po na sinasabi doon, ano po? Na ang bawat bata na inianak, okay, ay pag-aari ng ating Panginoong Jesus. At nararapat lamang na turuan sa pamamagitan ng mga prinsipyo at ng sa ating example kung paano ipakita natin sa Kanya. Anong ituturo natin? To love and obey God. Mahalin ang Diyos at sundin ang Kanyang mga utos. Okay? Kahapon pinag-aralan natin, ano po, yung kwento ni Moses na napakahusay ang pagtuturo ng kanyang ina. At the age of 12, nung siya'y alpasan at ibinigay na dun sa kanyang royal mother, kasi inadopt siya ng anak ng hari ng Ehipto, ay ang kanyang anak naging leader. Ano po?
makita natin sa kasaysayan. Sa mahabang panahon, siya ay nagkaroon ng napakagandang leadership. Lalo na nung lumabas sa bansang Ehipto ang bayan ng Diyos at siya ang nagdala sa lupang pangako. Ano po? Okay, so dito naman ang kwento natin si Hannah. Si Hannah hindi siya magkaroon ng anak. Matagal na sila nagsasama ng kanyang asawa. Hanggang sa, syempre alam niyo nung unang panahon, Bible story din po ito, ay ano po, kumuha na ng iba, si Penina, ano po, at nagkaroon ng maraming anak doon kay Penina. So itong si Hannah talaga lungkot na lungkot, bakit hindi siya magkaroon ng anak? So humiling siya sa Panginoon at tinugon siya ng Panginoon. So maikling kwento natin, nagkaroon siya ng anak. Kaya ang itinawag sa kanyang anak ay si Samuel. Ang ibig sabihin ng Samuel ay asked of God. Hiniling sa Diyos. Kaya, nung ibinigay sa kanya, ang pangako kasi ni Hannah, nung hiniling niya sa Panginoon, siya po ay ibibigay ko rin sa iyo. Maglilingkod sa iyo. Yun ang kanyang sinabi. Ay pinagkalooban siya. Ay kaya ngayon, nung magkaroon na ng malay ang kanyang anak, ay kanya nang tinuruan na lahat ng kanyang katuruan ay paghahanda sa paglilingkod sa Diyos at paghiwalay sa kanya bilang ina. Imagine yung sakripisyo nito. Ano po, grabe ano? Makikita natin dito. So, minahal niya ang kanyang anak with all the devotion of a mother's heart. Kasi alam niya, dadating ang panahon, ibibigay niya ito na tagapaglingkod sa Diyos. Kaya lahat ng pwede niyang ituro at pagmamahal, ipinagkaloob niya sa kanyang anak. Ito'y nag-iisa niyang anak na special gift ng langit. Wala nang binanggit sa Bible kung nanganak pa ulit. Pero talagang ito ang kaloob ng Diyos sa kanya. Tinanggap niya ito na bilang isang treasure. Talagang, kumbagay, wala nang iba. Yan, kayamanan niya ito. Pero ito ay kanyang itinalaga sa Diyos. At sabi niya, hindi ko siya pwedeng, kumbagay, angkinin. Sapagkat ang nagkaloob nito, ang siyang may karapatan dito. Yan, kasi hiniling niya talaga sa Diyos. Kaya nung dumating ang takdang panahon, na pumunta na ulit sila sa temple, at daladala na niya si Samuel. At doon ipinagkaloob niya, doon sa pari, sa high priest, si Eli. Na ito po, sabi niya, ito yung bata na ipinagkaloob ng Diyos sa akin nung ako'y pumarito na nag-iiyak. Kaya ito ay hiniling ko sa kanya, kaya ngayon ibibigay ko sa kanya. As long as he lives, he shall be lent to the Lord. Napakahusay talagang sakripisyo ang ginawa ng nanay na ito. Kaya na-impress naman yung high priest si Eli sa pananampalataya at devotion ng babaeng ito. Kasi siya ang ama na yung self-overindulgent ba siya? Pinababayaan lang niya ang kanyang mga anak na kung anong gusto nila. Eh narito ang ina, nagsakripisyo na ipagkaloob ang anak na maglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng paggawa doon sa temple. Kaya parang nasumbatan si priest Eli doon. Kaya sumamba rin siya sa Diyos. Sabi niya, napakadakila ang pananampalataya ng nanay na ito. Ang tinuro din ni Hannah sa kanyang anak na si Samuel ay ano? Mahalin ang Diyos, ibigin ang Diyos, and reverence God. Ibig sabihin yung talagang yung paggalang nandoon.
At isipin niya na siya ay sa Panginoon. To regard himself as the Lord's. Pag-aari siya ng Diyos. Yun ang itinuro niya sa kanya. Kaya lahat ng nung naroon pa sa kanyang kanilang tahanan, ang isipan ni Samuel ay lagi niyang idinirek. Kumbaga, lagi niyang sinasabi na ikaw anak, ibigin mo ang Diyos. Igalang mo siya. At sabi niya, ano po? Tatandaan mo, ikaw ay pag-aari ng Diyos. Kasi yung talagang sinabi yan na bawat bata na ipinanganak ay pag-aari ng ating Panginoon. Ano po? Yun ang itinuro niya. At araw-araw yun ang subject ng prayer niya na maintindihan ng kanyang anak, makita ng kanyang anak. Kaya nung inalpasan na niya, na ibigay na niya doon kay Priest Eli, ay ano po, taon-taon pagdadalawin, may dala siyang damit, palaki ng palaki. Ano, mga damit, dadalhin niya doon. Kanyang tinahi, yung robe na ginagamit sa paglingkod niya bilang assistant ng pare, ng Priest Eli, ano po. At nakita naman dito ni Samuel sa bawat hibla ng kanyang damit na ibinibigay ng kanyang ina taon-taon, ay nakalakip doon ang mga panalangin. Na siya ay lumaki siya na maging pure, noble, and true. Kita po ninyo yon, ang ating mga anak pala talagang inobserve din nila kung yung sinseridad natin. Hindi niya hiniling para sa kanyang anak ang karangyaan ng mundong ito, yung worldly greatness. Pero ang kanyang hiniling lamang ay magkaroon ng heavenly values. Yan, magkaroon siya ng mga makalangit na mga prioridad kasi doon lamang siya magiging magbibigay ng papuri sa Diyos. He will be able to honor God and bless his fellow men. Ang ganda ng panalangin niya, itinuro niya kay Samuel yan araw-araw. At pag dinadalaw niya, na dinadalhan niya ng robe, ano po, inire-remind niya ulit. Inuulit niya sa kanyang anak ang mga bagay na ito. Kaya, ang sabi dun sa book na Counsels to Parents, Teachers, and Students by Ellen G. White, if children were taught to regard the humble round of everyday duties as the course marked out for them by the Lord, as a school in which they were to be trained to render faithful and efficient service, how much more pleasant and honorable would their work appear? Kasi ang trabaho ni Samuel dun sa temple ay maglinis, magpunas ng mga gamit doon. Kaya natutunan niya yan dun sa kanilang tahanan. Yun ang itinuro ng kanyang ina. Kaya masaya siyang ginampanan yon. Yang mga maglinis, magdala ng mga tubig, kung anong kailangan ni Priest Eli. Siya ang taga-bigay, kumbaga siya ang errand boy ni Priest Eli. And ang paggawa ng bawat gawain na iniisip natin, ito'y ginagawa natin sa Panginoon, ay nagkakaroon ng kumbagay, hindi lang satisfaction sa tao, kundi parang kumbaga dinadala na tayo dun sa parang tayo ay katulad na rin ng mga angel na tayo ay nagiging katulong ng ating Panginoon sa pag-bless ng mga tao sa lupa. Yan, ang ganda, no po. Success in this life, ang ating tagumpay sa buhay na ito at saka yung tagumpay natin sa future life ay nakasalalay doon sa pagganap natin sa mga maliliit na mga bagay. Tama po yun. Kaya
Sabi nga eh, you have been faithful in little things, I will make you ruler in great things. Sabi sa New Testament, ano po? Kasi, ibig sabihin kung nakitang mahusay ka sa maliliit na bagay, yung mga pagwalis lang, at saka mga pag-ayos-ayos ng mga gamit, bibigyan ka ng mas malaking gawain na ikaw ay talagang mapapagkatiwalaan. Kaya, ang perfection ay tayo hindi perfect. Tayo na mga tao hindi perfect. Pero, ang gawain para sa Diyos ay dapat perfect. Kasi we are serving a perfect God. At makikita din natin, ang gawain ng Diyos, perfect. Laging perfect. Ano po? Sakdal. Yan. Kasi tingnan ninyo, paano niya isinabit ang mga sanlibutan na ito? Diba? O, paano sinabit yan? Kung hindi perfect, di nagbungguan na yung mga planeta. O, perfect talaga. Kaya makikita natin, pag ang Diyos ang gumawa, perfect. Kaya tayo na kanyang kamanggagawa, tayo na nagtuturo sa mga anak natin ng paggawa, dapat ituro din natin na gano'n na talagang ang matutuwa ay hindi tao. Ang matutuwa, ang pinararangalan natin pala sa gawain natin ay ang Diyos. Perfect talaga ang kanyang mga gawain. Kaya ang mga kabataan, ang mga bata sa kapanahunan natin ito, magiging katulad ni Samuel na napaka-precious sa paningin ng Diyos. Talagang mahalaga sa paningin ng Diyos ang ating mga anak. Kung ginagampanan nila ang kanilang gawain sa pamamagitan ng ating pagtuturo na ito ay hindi lang para sa kanya, hindi lang para makita ng iba, kundi ito ay ginagampanan niya para maluwalhatin niya ang Diyos na lumikha sa kanya. Ito ang mga taong mga kailangan sa panahong ito. Mga tinuruan ng mga magulang upang sila ay magbigay ng papuri sa Diyos. Sabi dito, never did men achieve greater results for God and humanity than may be achieved in this our day by those who will be faithful to their God-given trust. Kaya nga po, yung mga mahuhusay ang ginawa, naging matagumpay sila, sapagkat hindi lamang parang sarili o mayroon tayong pliniplease na mga boss natin, kundi ito'y ginagampanan ng ating mga anak at tayo rin nakita nila sa atin na mga magulang sa pagtuturo natin na ito ay para maluwalhati natin ang Diyos. Ang sabi sa mga awit 127:3, narito ang mga anak ay mana na mula sa Panginoon at ang bunga ng bahay bata ay kaniyang gantimpala. Pagpalain tayo sa araw na ito. Maraming salamat po, Tita Deng. Mga kaibigan, bawat batang ipinapanganak sa mundo ay pag-aari ng Diyos. Napakagandang storya po nitong kay Hannah. Dito makikita yung grabing sakripisyo ng mga ina. Nawa po'y naging inspirasyon ito sa bawat isa sa atin. Kung kayo po'y may mga katanungan o gustong iparating sa amin, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating toll-free number, dahil lamang po ang 1-800-132-20196. At para naman po sa ating Facebook page, magtungo lamang po sa www.facebook.com/awrluzonphilippines o magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Kung nagnanais naman po kayo makakuha ng ating readily available na Bible study guide, maaari po kayo magtungo sa bibleschools.com/centralluzon. Mga kaibigan, sa pagkakataong ito, tayo po muna ay makakarinig ng isang makalangit na awitin. Duro.
tanggapin na iyo'y inihain. Ang kamay ko'y kinusin ng pag-ibig mong gambing. Ng pag-ibig mong gambing. Buhay ko ay Maraming salamat po sa napakagandang awitin. Nawa po ito'y naging inspirasyon sa bawat isa sa atin upang mag-aral ng ating banal na Biblia. At ang ating pampaksa ngayong umaga ay The Grace of Giving. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy. Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa Teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa sulat ni Apostol Pablo sa kanyang pangalawang sulat. Kaibigan, ang pagtugon sa pangangailangan ng ibang mga tao at tayo ay tumutugon na taus-puso, nagbibigay sa kanilang pangangailangan na hindi natin iisip yung meron silang ibibigay pagkatapos nito na tayo ay nagbigay. Kaibigan, ito ay tanda ng pag-ibig sa Diyos at gayon din sa ating kapwa. Bakit nabanggit ko sa Diyos? Sinasabi ng ating Biblia na ang ginawa natin sa mga taong nangangailangan, kahit na sa mga maliliit ang wika ng ating Biblia, sa akin niyo ginawa. Anong sinasabi ni Apostol Pablo sa aklat ng 2 Korinto, Kapitulo 8, Versikulo 24? Ito ang konklusyon ng kanyang pabalita sa Kapitulo 8 ng 2 Korinto. Kaya't ipakita ninyo sa kanila sa harapan ng mga iglesia ang katunayan ng inyong pag-ibig at ng aming pagmamalaki tungkol sa inyo. Kaya ang sabi, ipakita ninyo ang inyong katibayan, ang inyong pag-ibig, at merong panukala ang lingkod ng Diyos na kung papaano siya ay naghahanap ng mga salapi sa pangangailangan ng mga kaanib sa iglesia sa Hudea, sapagkat nagkaroon ng taggutom sa lugar na iyon at upang mailapit ang damdamin ng bawat isa, umihingi ngayon si Apostol Pablo na tulong sa mga iglesia na dating mga Hentil ngayon ay mga Kristiyano upang tulungan ang mga Hudyo na naging Kristiyano sa kanilang pangangailangan. Katunayan sa kanyang sulat sa huling bahagi ng unang sulat niya sa Korinto, narito ang kanyang sinasabi sa mga kaanib ng iglesia. Ang wika 16 hanggang kapitulo 16 versikulo 1 hanggang 3 ng 1 Korinto. Ngayon tungkol sa ambagan para sa mga banal ay gawin din ninyo gaya ng aking itinagubilin sa mga iglesia sa Galacia. Tuwing unang araw ng Sanglinggo ang bawat isa sa inyo ay magbukod at maglaan ayon sa kanyang makakaya upang huwag nang gumawa ng mga ambagan pagdating ko. At pagdating ko, ang sinumang inyong pipiliin ay siya ang aking isusugo na may mga sulat upang makapagpadala ng inyong abuloy sa Jerusalem.
Kaya narito ngayon ang pasanin ng lingkod ng Diyos. Hindi lamang siya ay nagbibigay ng kaalaman o aral tungkol sa ebanghelyo ng ating Panginoon kung papaano ngayon ang mga iglesia ng mga Hentil ay makakatulong sa pangangailangan ng mga iglesia nandoon sa Hudea. Kaya nga, sa kanyang pangalawang sulat ngayon, kanyang ginamit ang karanasan ng mga taga-Macedonia upang ikintal muli sa isipan ng mga taga-Korinto ang kanyang panukala papaano makatulong ang mga kapatid sa Iglesia ng Korinto sa pangangailangan sa Hudea. At ang wika sa Kapitulo 8, ating simulan ngayon sa versikulo 1. Ngayon nais naming malaman ninyo, mga kapatid, ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia. Sa kanyang ngayong paglapit sa mga kapatid sa Korinto ay kanyang ipinagkaloob yung sinasabing biyaya. Ano yung biyayang binabanggit dito? Sinasabi sa versikulo 9, ito yung may kinalaman sa biyaya. Sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesus, na bagamat siya'y mayaman, subalit alang-alang sa inyo ay naging dukha upang sa pamamagitan ng kanyang kadukhan ay maging mayaman kayo. Hindi tayo karapat-dapat sa biyaya. Subalit dahilan sa pag-ibig ng Diyos, kanyang ipinagkaloob ang kanyang biyaya upang tayo naman ay maging mayaman, ang wika niya. Bagamat mayaman ang ating Panginoon, siya ang hari na mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Iniwan niya ang langit alang-alang sa mga taong makasalanan upang kanyang alisin sa ganong kalagayan at si Kristo ay namatay para sa atin. Nanapat si Kristo ang siyang buong kayamanan ng kalangitan na ipinagkaloob ng ating Amang nasa langit sapagkat ang sabi, gay na lamang ang pagsinta ng Diyos sa buong sanlibutan na kanyang ipinagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, ginagamit ngayon ang karanasan ng taga-Macedonia upang ang wika kanyang madiin yung biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia. Sa mga katuwid, naunawaan ng mga kapatid sa Macedonia yung biyaya ng Diyos. Kaya nga, sapagkat naunawaan nila ang biyaya ng Diyos at naranasan nila ito, hindi lamang naunawaan, naranasan nila ngayon. Kaya ngayon, ito yung binibigay ni Apostol Pablo na bilang halimbawa sa mga taga-Korinto. Versikulo 2. Kung paanong sa matinding pagsubok ng kapighatian, ang kasaganaan ng kanlang kagalakan at ang kanlang malabis na kahirapan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Yung mga tumatanggap ng pabalita ng kaligtasan o ng ebanghelyo noong unang panahon, maging sa ating panahon ngayon, karamihan ay mga taong mahirap sa lipunan. Maaring sila ay yumaman pagdating sa mga ilang mga taon na pagiging mga mananampalataya ng ating Panginoon, pero in the first place, nung sila'y tumanggap ng pabalita, mahirap sila. Nakatulad sa ating panahon ngayon, karamihan sa mga tumatanggap ng pabalita ng Ebanghelyo ay mga taong hindi mayaman na katulad ng mga taong mayaman sa sanlibutan. Marahil sabihin natin mayaman sila sa pananampalataya, subalit sa material na bagay, sila ay mahirap. At ang sabi pa ng ating Biblia, bukod sa sila ay merong matinding pagsubok ng kapighatian sapagkat noong panahon na yon, ang Kristyanismo ay illegal.
Ayon sa mga istorya o ayon sa mga record na kapag ka ang isang Kristiyano ay mayaman o kaya maraming ari-arian, kapag ka siya ay dating pagano at naging Kristiyano, ngayon ay kinukuha yung kanyang mga ari-arian. At kapag ka naman siya isang Kristiyano at pagkatapos siya ay naging pagano, binibigyan ng gantimpala ng gobyerno. Subalit sa pangyayaring ito ang wika niya, kung paano sa matinding pagsubok ng kapighatian, ang kasaganaan ng kanlang kagalakan at ang kanlang malabis na kahirapan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandang loob. So, bagamat ang kanilang kalagayan ay gayon na lamang mahirap sa bagay na material, pero sila ay merong kagalakan na tinanggap ang paanyaya ni Apostol Pablo na sila ay magkaloob sa pangangailangan ng ibang mananampalataya. Katulad nung panahon na yon, ay merong mga Kristiyano na ipinako sa krus dahilan sa kanilang pananampalataya. At maging sa panahon ng Reformasyon, ayon sa kasaysayan ng Iglesia, na katulad ni Hieronymus, na siya ay nanampalataya sa ating Panginoon, hinuli siya, itinali sa puno at pagkatapos nilagyan ng mga kahoy at ang mga kahoy ngayon ay nilagyan ng gasolina at sinindihan. At samantalang ang lalaking ito nagliliyab ang kanyang katawan, siya ay umaawit ng papuri sa ating Panginoon. Ito yung kalagayan ng mga Kristiyano noon. Pero sa kabila ng kanlang kahirapan, sa kabila ng kanlang kapighatian, sila ay merong kagalakan. Versikulo 3, ako ay makapagpapatunay na sila ay kusang loob na nagbigay ayon sa kanilang kakayahan at hindi para sa kanilang makakaya. Sila ngayon ay nagkaloob. At sa kanilang pagkakaloob ang wika sa versikulo 4 na nakikiusap sa amin ng matindi tungkol sa biyaya na makibahagi sa paglilingkod sa mga banal. Hindi lamang sila nagbigay ng kanilang kaloob o yung sa ambagan, hindi lamang sila nagkaloob, kundi pa naman sa kanilang pagkakaloob, sila ay nakiusap. Ang sabi nga, Apostol Pablo, pwede bang tanggapin mo ang aming kaloob? At ang aming kaloob na ito ay nanggagaling sa aming mga puso. Pwede bang tanggapin mo? Kaya ang sabi, sa kanilang pagkakaloob ngayon, nakiusap sila na tanggapin ang kanilang kaloob. Kumbaga sa ating panahon ngayon, na kapag ka dumating ang lingkod ng Diyos at sila ay merong sinaing sa kanilang kaldero at pagkatapos may nangangailangan, kanilang ipinagkaloob ang kanilang sinaing at pagkatapos hindi lamang yun, pati yung totong ay kanilang kinuha yun at pagkatapos isinama sa kanilang pagbibigay upang kanilang bigyan ng pangangailangan ang mga nagugutom. Ito yung nangyari. Bakit ito nangyari sa kanilang kapanahunan? Kaibigan, ang wika ng ating Biblia sa versikulo 5, at ito ay hindi tulad sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Bakit sinasabi ni Apostol Pablo ang wika at ito ay hindi tulad sa aming inaasahan? Marahil sapagkat sila ay mahirap lamang ang karamihan sa kanila, ang inaasahan ni Apostol Pablo ay magbigay ng konti. Katulad sa aming karanasan doon sa probinsya ng Nueva Ecija. Karamihan sa mga kapatid, marahil ang nag-attend sa pagkupuro na yan mga ilang taon na nakalipas, karamihan sila mga mahirap. Subalit noong nagkaroon ng panawagan para sa gawain ng ating Panginoon, kaibigan, sila ay nagkaloob, higit pa sa kaming inaasahan na sila ay nagbigay para sa pangangailangan ng pagtatayo ng mga simbahan. Kaibigan, meron akong nakitang kapatid na
nagkaloob para sa pagpapatapos ng simbahan ng ating Panginoon. Bagamat ang ating kapatid na ito ay namayapa na ngayon, subalit ang kanyang asawa, yung babae, ay buhay pa, nadama nila yung pangangailangan ng pagkapatapos ng bahay sambahan. Kaya ang sabi, nag-usap silang mag-asawa, ano kaya? Atin munang pagawa yung flooring. Subalit nung natapos yung flooring ng simbahan, ang sabi ng mag-asawang ito, meron pa tayong pera. Ano kaya? Ating ngayong ipagawa yung kisame para yung mga ibon ay hindi ngayon nagbabahay sa loob ng bubungan. At nung natapos ngayon yung pinaka-ceiling ng simbahan, ang sabi, para talagang lubos na hindi napapasok yung mga ibon sa simbahan, ipagawa natin yung mga pinto at saka yung mga bintana. At nung natapos ngayon yung mga bintana at saka mga pinto, ang sabi, mayroon pa tayong pera. At sa kanila ngayong pag-uusap mag-asawa, ano kaya kung yung walling ay ipatapos natin na ipapalitada? Ganun ang kanilang ginawa, kaibigan. At noong ngayong nakita nila na meron pang kailangan na gawin, ang sabi, may pera pa tayo. Kaibigan, pinatapos nila ang bahay-sambahan at silang mag-asawa ay nag-contribute ng 3.7 million sapagkat kanilang nadama ang pangangailangan. At ang aking tanong sa mag-asawang ito, dahilan ba sa inyong pagbibigay ng 3.7 million, mahirap ba kayo? Ang aking tanong, ang sabi, Pastor, lalo kaming pinagpala ng Diyos. Kaya nga, itong mga kaanib ng iglesia sa Macedonia, nagkaloob sila higit pa sa inaasahan ng lingkod ng Diyos. Bakit nagawa ang bagay na ito? Kaibigan, nagawa ang bagay na ito sapagkat kanila munang ibinigay ang kanilang sarili sa Diyos. Kapag ka ang sarili mo ay iyong pinagkaloob sa Diyos, mawawala ngayon ang sentro sa iyong sarili. Ang nakikita mo ngayon sa sentro ang pangangailangan sa mga anak ng ating Diyos at ikaw ay tumutugon sa iyong ngayong taus-puso na pagtugon sapagkat nadama mo ang pangangailangan sa gawain ng ating Panginoon. Kaibigan, nakapag ka ang iyong puso ay nasa Panginoon, anuman ang pangangailangan sa kanyang gawain, ikaw ay tutugon. Lalo na sa pangangailangan ng mga mananampalataya. Dumating ang panahon sa isang church ay nagkaroon ng depression. Noong panahon na yon, I think 1936, doon sa Amerika. Tumugon ngayon ang mga simbahan. At yung mga tumugon na kaanib ng iglesia, hindi sila naghirap. Kundi sila'y nagpapasalamat, sila ay nakatulong sa gawain ng ating Panginoon. Kaibigan, ito yung nangyari. Ang wika, kanila munang ibinigay ang kanilang sarili sa ating Panginoon. Na kapag ka ang iyong puso ay sa Panginoon, kung papaano nadama ng Panginoon ang ating pangangailangan kung bakit siya naparito sa lupang ito, at siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo, ibinigay ang kanyang buhay alang-alang sa atin sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ang nakita sa kanyang karanasan. Ang wika nga, sapagkat gayna lamang ang pagsinta ng Diyos sa buong sanlibutan na kanyang ipinagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, kapag ka ang ating sarili ay ating ipinagkaloob sa Diyos, ang ating ngayong isipan wala sa ating sarili. Kung hindi ang ating isipan ngayon, kung papaano tayo makatulong sa pangangailangan ng iba. Hindi lamang yung pag-ibig na yon ang ating nais na ipagpatunay sa atin na bilang mananampalataya, kundi pa naman yung pagiging kabaitan
makikita ngayon sa atin. Kapag ka ikaw ay nakakita ng mga taong nangangailangan ngayon, nakikilos ang iyong puso sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ang siyang nasa puso natin. Kaya nga sabi ng ating Biblia, kanila munang ibinigay ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Ito yung pagbibigay ng mga kaanib sa Macedonia. Kaya nga sa muli ngayong pagkasalita ni Apostol Pablo sa magitan ng kanyang sulat, ito ang kanyang kinikintal sa kanilang mga puso't isipan. Kaibigan, meron ka ba sa iyong tahanan? Kapag ka nadama mo yung pangangailangan ngayon ng iba, ikaw ay tutulong. Meron tayong nabasa sa Biblia na noong si Propeta Elijah ay nagpunta sa isang babae sa Sarepta, umihingi ng pagkain ang lingkod ng Diyos. Sapagkat nadama niya ang pangangailangan ng lingkod ng Diyos, kanya munang pinakain si Propeta Elijah. At ang sabi ng propeta, sige, magluto ka para sa iyo at sa iyong anak. Kaibigan, nawala ang kanyang sentro sa sarili kundi sa pangangailangan ng iba. At dahilan sa kanilang pagbibigay ngayon, ang sabi nga sa versikulos 8 at 9 ng 2 Korinto kapitulo 8, sinasabi ko ito hindi bilang isang utos, ngunit aking sinusubok ang pagiging tunay ng inyong pag-ibig kapag inihambing sa kasigasigan ng iba. Sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesus na bagamat siya'y mayaman, subalit alang-alang sa inyo ay naging dukha upang sa pamamagitan ng kanyang kadukhan ay maging mayaman kayo. Ang binabanggit dito ni Apostol Pablo, yung biyaya ng Diyos. Kapag ka sinasabing biyaya, gift, hindi ito nabibili. Hindi ito nakukuha sa anumang indulensya o anuman ang ating pinagkakaloob, kundi sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Diyos. At dahilan sa bagay na ito ngayon, yung sa biyaya ng ating Panginoon, ang sabi ng lingkod ng Diyos sa versikulo 24 na ating binasa rin kanina, kaya't ipakita ninyo sa kanila sa harapan ng mga iglesia ang katunayan ng inyong pag-ibig at ang aming pagmamalaki tungkol sa inyo. Itong pagbibigay nila ng tulong sa mga Kristiyano doon sa Hudiya, ito yung love in action. Hindi lamang sinasabi yung pag-ibig, kundi nakikita sa gawa. Ang sabi nga ng isang mananampalataya sa ating Panginoon, I would rather see a sermon than to hear one. Nanupat yung sermon nakikita sa gawa. Hindi yung sinasabing yung nasa nguso yung ating paggawa, kundi nasa puso ang ating paggawa at ating pagtulong sa iba. Kaibigan, sa karanasan ng iyong lingkod na bilang pastor sa mahabang panahon, nakita ko yung mga kaanib ng iglesia na tauspusong tumutulong sa pangangailangan ng iglesia at ng ibang mga mananampalataya. Hindi sila naghirap. Kaya madalas kong sabihin, kung sa inyong pagtatapat, naghihirap kayo, huwag na kayong magtapat. Subalit sa kanilang pagtatapat, lalo silang pinagpapala ng ating Panginoon. Kaya nga ang sabi ng Panginoon sa aklat ng Malakias, subukin ako sa bagay na ito, ang sabi ng Panginoon. Bubuksan niya ang dungawan ng langit para sa atin upang ating madama lalo ang malasakit ng ating Panginoon at ng kanyang pag-ibig sa kanya. Kaya nga itong ating pagtulong ngayon sa iba, ito yung love in action na sa pamamagitan ng ating pagtulong, nakikita ngayon na tayo ay merong malasakit
sa mga taong nangangailangan. Kaibigan, kaya ba nating gawin ito? Lalo na sa panahon ngayon ng pandemic, maraming mga tao ang naghihirap, maaari pa tayong tumulong sa kanilang pangangailangan. At sa ating pagtulong ngayon, ito yung katibayan na ating pag-ibig sa kapwa, igit sa lahat sa ating Panginoon. Bago tayo ngayon magtatapos, nais kong basahin ang sinasabi ni Apostol Pablo sa Pilipos Kapitulo 4, Versikulo 6 at 7, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagkapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kaibigan, meron ka bang suliranin? Meron ka bang mga hamon sa iyong buhay? Meron bang bumabagabag sa iyo? Ang Diyos ay tumutugon sa ating mataimtim na panalangin. Lumapit tayo sa Kanya sapagkat walang imposible sa ating Panginoon. Tayo ay manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, narito po ang inyong mga anak. Lumalapit sa inyo, palibasay kami po ay nananalig at nanampalataya ang aming Diyos ay tumutugon sa aming mga panalangin. Dakilang Diyos, na ibulong na po ng aking kaibigan ang kanyang pasanin, ang bumabagabag sa kanya, sapagkat alam po namin ang aming Diyos ay tumutugon sa aming mga panalangin. Tugunan po, Panginoon, ang kanyang kahilingan. At gayon din, pagpalain po ang kanyang tahanan. Pagpalain, dakilan Diyos, ang kanyang buong sambayan. Pagpalain, dakilan Diyos, ang kanyang mga pananim. At bagamat kami nabubuhay na merong pandemic sa aming bansa, O Diyos, iligtas po ang aming mga kababayan sa pandemic na ito. Iligtas po sa anumang kahirapan sa buhay. Ipagkalaw po ang mabuting hanap buhay sa kanila. Aming din pong dinadalangin, Panginoon, ang mga namumuno sa aming bansa mula sa aming Pangulo, sa pangalawang Pangulo, at gayon din sa mga cabinet members at sa mga mambabatas, sa mga nasa mga hukuman, ang mga nangunguna sa mga probinsya, sa mga munisipyo at gayon din sa mga barangay. Pagpalain sila, O Diyos. Bigyan po ng talino ng gagaling sa inyo, sapagkat batid po namin ang mga nanunungkulan sa aming bansa, ang aming Diyos, ang siyang nagpaintulot na sila ay mailagay bilang mga namumuno sa aming bansa. Pagpalain po ang bawat isa. Salamat po, O Diyos, na inyo pong tinugon ang aming panalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Pagpalaing kanawa ng ating mahal na Diyos. Maraming salamat po, Pastor Romy. Tunay nga po, nakakataba ng puso itong mga Macedonians. Ano po ang sabi? They gave despite their circumstances. At yung pagbibigay po nila is may kasamang overflowing joy. Ayan po. Ang sabi pa, hindi nire-record ng Panginoon kung magkano ang ating mga ibinibigay. Hindi po yan nire-record ng Panginoon, kundi yung intention po natin sa ating mga pagbibigay. At hindi po tinitingnan ng ating Panginoon yung halaga ng mga bagay na ating ibinibigay, kundi yung puso natin sa pagbibigay. Ano po, mga kaibigan? Nawa ito yung naging inspirasyon sa bawat isa sa atin na magbigay katulad po nitong mga Macedonians na ito. Kung kayo po ay may mga katanungan ukol sa ating napag-aralan, maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607.
0917. At para naman po sa ating toll-free number para sa ating mga kababayan sa ibang bansa, dial lamang po ang 1-800-132-20196. 1-800-132-20196. At para naman po sa ating Facebook page, magtungo lamang po sa www.facebook.com/awrluzonphilippines o magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Kung nagnanais naman po kayo makakuha ng ating readily available na Bible study guide, maaari po kayo magtungo sa bibleschools.com/centralluzon. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunan at sa ating pansamantalang paghiwa-hiwalay. Baunin po natin ang mga salita ng ating Panginoon sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Bukas pong muli. Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.
Putting God first can be difficult. What can we learn from David that will help us put God first in our lives today? King David is remembered as a hero in the history of the Israelites. And, without a doubt, his most significant moments were those when he accepted the call to put God first. When his fellow Israelites were shaking in fear from the giant and his insults, David put God before his protection. Picking up a few stones and facing Goliath in the name of Jehovah seemed foolish to others. But David put God first, and God delivered him in that battle. Then, David was secretly anointed king, started working in King Saul's palace, and married the king's daughter. You would think that his life went from glory to glory after all this, right? Well, it did not. King Saul and his soldiers persecuted David as the greatest terrorist in the kingdom. Nevertheless, even during these frustrating and confusing circumstances, David put God first. When he entered the camp where King Saul was sleeping, he could have killed the tyrant and become king. After all, wasn't he already anointed? But David knew that by using his own hands to take over the kingdom, he would become king by his own works and not by faith, trusting in God's supernatural action. So, he decided to put God first, waiting for God's appointed time for him to become the leader. David didn't always put God first. His adultery with Bathsheba and her husband's killing were clear examples of sins David committed when he put himself first. But eventually, David took responsibility for his sins and repented. By the end of his life, he could not accept that his house looked better than the house of God. He vowed to do everything he could so God's house would be better than his palace. David put God first. His example compels us to do the same. As the deacons collect our tithe and promise, we are challenged to put God first. Then Esther sent this reply to Mordecai. Go and gather all the Jews who are in Susa together, and pray and fast for me. Do not eat or drink anything for 3 days and nights. I and my maidens will fast as you do. After that, I will go to the king, even though it is against the law. And if I perish, I perish.